May kanya-kanyang paniniwala ang bawat tao pagdating sa relihiyon. Pero pakatandaan na kailangang alamin kung tama pa ba ang iyong sinasamba o nililigaw na nila ang iyong pananampalataya. Dahil pwede ka nitong dalhin sa maling paniniwala at iligaw ang landas ng iyong pananampalataya. Dear Papa Dudut, ang sabi nila ay hindi raw totoo ang kulto dahil panakot lamang daw ito sa mga bata para hindi magpagabi sa lansangan. Ang kulto daw kasi ay grupo ng mga tao na parang may sariling relihiyon at paniniwala. Ang kaibahan nga lang ay hindi ang Diyos sa itaas ang sinasamba nila, kung hindi ang nasa ilalim. Magandang gabi Papa Dudut at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Ako nga pala si Ramon, 27 years old, isang avid listener ninyo dito sa Rizal. At nagtatrabaho bilang production designer sa isang film production. Mahilig talaga akong magkwento ng mga bagay na tungkol sa akin o sa ibang tao. Ang sabi nga ng iba ay madaldal daw talaga ako at minsan ay wala ng sense ang sinasabi ko. Pero huwag kayong mag-alala dahil mukha namang may sense ang ikikwento ko ngayong araw dito sa sulat ko. Nangyari ang lahat ng ito noong nasa 4th year college ako, Papa Dudut. Sa Maynila ako noon nag-aaral at bilang requirement para sa isa sa mga major subject namin. Kailangan namin gumawa ng isang kakaiba pero makatotohanang documentary. At ang nakasama ko para bumuo ng documentary na yon ay ang kaklase at girlfriend ko na si Rian. May isang buwan ang ibinigay sa amin ng professor namin para makagawa ng docu na yon. Pero hirap kaming bumuo ng concept ni Rian. Para kasing lahat ng napapanahon na topic noon ay nagawa o naipalabas na sa telebisyon. Medyo terror pa naman ang professor namin at sinasabi niya na ayaw niya nang walang kwentang topic. Kaya naman nag-decide kami na pumunta sa plaza na malapit sa university at saglit na magkahiwa-hiwalay para makahanap ng pwede naming gawing topic para sa docu. May kalahating oras pa lamang akong naglalakad noon nang saglit akong huminto para magsigarilyo. Ang init kasi talaga ng panahon ng araw na yon. Tapos eh wala pa akong nakikitang magandang topic. Kaya naman medyo naiinis na talaga ako habang tumitingin sa paligid ko, Papa Dudut. Hanggang sa may lumapit sa akin na lalaki at nakisindi ng sigarilyo. Habang nagpapalipas ng oras ay napagkwentuhan namin ang mga batang nagtitinda ng sampagita. At halos makipagpatintero na sa mga sasakyan na dumadaan. Sinabi ko noon na nakakaawa ang mga batang yon dahil sa halip na naglalaro sila, naghahanap buhay sila sa murang edad pa lamang. Alam mo, mas kawawa ang mga magulang ng batang yan kapag naaksidente ang mga bata dahil dagdag gastusin yon para sa kanila. Kung bakit naman kasi may mga tao na gawa na gawa ng bata, hindi naman kayang buhayin o palakihin ng maayos. Komento ng lalaki. Marami rin po kasi talagang irresponsableng tao dito sa mundo at sila yung mga tao na gumagawa ng problema na kailangang solusyonan ng mga responsableng tao, wika ko. Alam mo, tama ka dyan sa sinasabi mo. Isa rin talaga sa mga dahilan kung bakit hindi makaahon sa hirap ng bansa natin. Dahil na rin sa mga irresponsableng tao na walang naiaambag kung hindi problema sa buhay. Anak ng anak, wala namang trabaho. Palagi silang nagdadagdag ng populasyon sa bansa pero hindi naman nagsusumika para makaahon sa kahirapan, dagdag pa ng lalaki. Kung lahat lang sana tayo ay marunong magkaroon ng magandang plano sa buhay, baka ilan na lang po sa atin ang naghihirap ngayon. Pero hindi na naman natin hawak ang pag-iisip ng ibang tao. Kaya wala na rin po tayong ibang magagawa kung hindi ang sumabay sa agos ng buhay. Wika ko. Mga agos ng buhay na puro problema. Ano nga palang pangalan mo, Brad?
Tanong niya na kagad ko namang sinagot ng pangalan ko. Nagpakilala siyang si Brother Boyet. May tanong ako sa iyo. Gusto mo ba ng tunay na kapayapaan sa buhay? Alam mo, gusto kasi kitang mag-isip at magsalita, Ramon. At sigurado ako na magugustuhan mo rin na mapabilang ka sa relihiyon namin. Wika niya. Ano pong relihiyon ninyo? Curious na tanong ko. Kakaibang relihiyon namin at lahat ng kasapi sa aming pamilya kasi ang turingan namin sa isa't isa. Sa lugar namin ay walang gulo, walang away, walang nagugutom at walang kahit na anong problema. Kaya wala kang ibang mararamdaman kapag nakasama mo kami kung hindi puro kapayapaan lang. Ito ang tarjeta ko, Ramon. Kung sakali na interesado ka na mas makilala kami at ang relihiyon namin ay tawagan mo lamang ako. Tugon niya. Nang iabot sa akin ni Brother Boyet ng calling card niya ay saglit ko yung binasa, Papa Dudut. Nandun ang pangalan niya, address, contact number at pangalan ng relihiyon na hindi pamilyar sa akin. May itatanong pa sana ako kaya lang nang maibalik ko ang tingin ko sa kanya ay naglalakad na pala siya palayo sa akin. Nang hindi man lang nagpapaalam. Sinubukan ko pa siyang tawagin pero hindi na niya ako nilingon pa. Hanggang sa tuluyan na siyang mawala sa paningin ko. Hindi naman talaga ako mahilig makipag-usap sa mga stranger, Papa Dudut. Kahit binata na ako noon ay daladala ko pa rin ang bilin sa akin ng mga magulang ko. Naiwasan ang makipag-usap sa mga taong lumalapit sa akin na hindi ko kilala. Pero nang araw na yon ay may kung ano kay Brother Boyet na hindi ko maintindihan at bigla na lamang ako nakipagpalitan ng komento tungkol sa mga batang nasa gitna ng kalsada at nagbebenta ng sampagita. Hanggang sa mapunta na ang topic namin sa mga problema dito sa ating bansa. Hindi rin naman siya mukhang masamang tao dahil maayos ang kanyang pananamit at itsura. Siguro'y nasa lampas 30 na ang edad niya kaya gano'n na lamang din siya kung magsalita, Papa Dudut. Medyo nagulo rin tuloy ang isipan ko noon at nawala na ako sa focus ng paghahanap ng topic para sa documentary namin. Hanggang sa matapos na nga ang oras para sa paglibot ko sa plaza. At nagkita na kami ng girlfriend ko sa isang malapit na kainan, Papa Dudut. At habang kumakain ay medyo tulala ako ng mga oras na yon. Dahil patuloy sa pag-ikot ang isip ko tungkol sa lalaking nakilala ko. Napansin naman kagad yon ni Rian. Kaya nag-decide ako na ikwento sa kanya ang nangyari bago kami kumain. Paano mo ba kasi nakilala yung weird na tao na tinutukoy mo? Tanong pa ni Rian. Nakakwentuhan ko lang siya kanina tapos binigyan niya ako ng calling card. Eto nga babe, wika ko bago inabot sa kanya ang calling card. Kinuha niya yon mula sa kamay ko at binasang nakasulat. Ako ang daan ng banal na espiritu. Ako ang bathala na nagpakilala sa bawat anak na lalaki at babae. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ako ang ilaw at tagapagligtas ng sanlibutan. Grabe naman babe, para namang pangkulto tong picture ng babae na kaputi tapos yung nakabelo ng mahaba dito sa likod ng calling card. Siya ba yung nakausap mo kanina? Muling tanong pa ni Rian. Hindi siya yung nakausap ko kanina kasi lalaki yon. Magtatanong nga sana ako tungkol dyan sa calling card pero naglakad na siya palayo sa akin. Tugon ko. Alam mo babe, parang medyo nakakatakot ang religion nila. Tinan mo yung iba nakasulat dito sa calling card o. Kiniklaim niya na siya raw ang nakapagligtas ng sanlibutan. Hindi bang lakas makakulto nito? Komento niya. Kaya nga interesting gawa ng dokyo kasi kakaiba yung relihiyon nila. Para kasing ibang Diyos ang sinasamba nila. Ano sa tingin mo babe? Mas challenging ang topic na ito para sa dokyo natin. Pero kung ayaw mo, sige, ayos lang sa akin. Wika ko. Go na ako sa topic na yan babe. Kahit nakakatakot, alam ko naman na hindi mo ako pababayaan na masaktan. Kaya sige, itong religion na lang ang
Gawin nating docu. Tugon naman ng girlfriend ko. Papadudot, isa sa mga pinaka nagustuhan ko sa girlfriend kong si Rian ay yung pagiging adventurous niya kagaya ko. Pero kung para sa akin ay medyo matatakotin talaga siyang tao. Kaya naman natutuwa ako kapag may mga bagay siyang sinusubukan na alam kong kinakatakutan niya. Kagaya na lamang ng pagpayag niya na i-cover namin ang tungkol sa relihiyon ng lalaking na kilala ko. Sa totoo lang ay iba rin kasi ang dating ni Brother Boyet sa akin, lalo na yung nilalaman ng calling card na ibinigay niya. Kagaya ng sinabi ni Rian, para bang kiniklaim ng babaeng nasa picture sa calling card na siya ang makakapagligtas sa mga tao sa oras na magunaw na ang mundo. Medyo nakakatakot din ang itsura ng picture niya doon kasi nakasuot siya ng puro puti. Tapos may mahabang puting belo ang tumatakip sa kanyang mukha. Saka sa paraan din ng pakikipag-usap sa akin ni Brother Boyet ay may kakaiba sa tono ng boses at pananalita niya. Pakiramdam ko pa nga noon ay nahipnotismo niya ako. Kahit na sandali kaya kinausap ko siya. Kahit na hindi talaga ako nakikipag-usap sa stranger. Nang mga panahon na yon, may misteryo akong nakikitang bumabalot sa kanya at sa relihiyon nila na gusto kong tuklasin, Papa Dudut. Kinabukasan ay tinawagan ko na ang cellphone number na nakasulat sa calling card. Kagad namang may sumagot sa kabilang linya na nagpakilalang si Brother Boyet. Sinabi ko sa kanya ang pangalan ko at pinaalala ko sa kanya kung saan kami nagkakilala. Kagad niya naman akong naalala at nabakasan ko rin sa boses niya na natuwa siya. Nang sinabi ko na interesado kong makilala ang kanilang relihiyon. Tinanong ko rin kung pwede ko ba silang makuhana ng video at may interview para sa aming docu para sa school namin. Akala ko ay tatanggi siya pero kaagad siyang pumayag dahil gusto niya raw na makilala talaga ng ibang tao ang kanilang lugar, lalo na ang kanilang relihiyon. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras ni Rian at kaagad na kaming pumunta sa sinasabi ni Brother Boyet na sakaya ng tricycle papunta sa kanilang lugar. Isang lugar lang din yon sa Maynila na hindi kalayuan mula sa university namin. Nang makasakay kami ng tricycle at sinabi namin kung saan kami dapat ibaba, ay nakita namin ang pagbabago sa mukha ng driver. Inulit pa niya ang pangalan ng lugar na yon at tinanong kung sigurado raw ba kami sa pupuntahan namin. At nang sumagot kami ng oo ay saka lamang pinaandar ni manong driver ang tricycle niya. Nang maihatid niya nga kami doon ay binilinan niya pa kami na mag-ingat daw kami at huwag masyadong magpapagabi sa lugar na yon. Yung pakiramdam ko noon, Papa Dudut, ay para talaga kaming nasa isang horror movie ni Rian na binabalaan na huwag nang tumuloy sa pupuntahan o gagawin namin. Pero syempre hindi kami nagpapigil ni Rian. At nagpa-excite pa ngayon sa amin lalo, Papa Dudut. Naghintay kami sa may labas ng compound at ilang minuto ang lumipas bago may dumating na batang babae na siguro ay nasa 12 years old na. Sinabi niya na inutusan daw siya ni Brother Boyet para sunduin kami. Mula sa yerong pader ay sumigaw ang bata na buksan ang pinto dahil may bisita. Kami ni Rian ang tinutukoy niya. Bumukas ang nakaharang na yero at sumunod kami sa paglalakad ng batang nagpakilala na si Kay. At sa kalagitnaan ng aming paglalakad ay bigla na lamang hinimatay ang batang babae, kasunod ang pangingisay ng katawan niya. Kagad naman kaming sumigaw ni Rian at humingi ng tulong sa mga tao sa paligid dahil parang nagsiseizure si Kay. Pero walang tumulong sa amin. Ilang saglit lang ay huminto na sa pangingisay ang katawan ni Kay. At bumaling ang tingin niya sa girlfriend kong si Rian. Nagpakilala ang bata na isa siyang kerubin na galing sa langit at tinatawag niyang Berhen si Rian. Ang sabi ng bata, si Rian daw ang pinadala ng langit para sa kanilang relihiyon. Bago pa man kami muling nakapagtanong ay muling nahimatay ang bata. Nag-seizure at kaagad din namang nagising. Ang sakit ng ulo ko, ano pong nangyari?
Tanong ni Kay sa normal na boses. Nahimatay ka kanina tapos may sinasabi ka na hindi namin maintindihan. Tugon ko. Mukhang sinapian na naman ako ng anghel kaya wala akong maalala. Pasensya na po kayo kasi madalas talaga itong mangyari sa akin. Ang paggamit ng mga anghel sa katawan ko para mapalaganap ang mabuting balita dito sa ating mundo. Pero ayos naman po ako ngayon. Tara na po ulit at maglakad tayo. Anyaya niya. Grabe, Papa Dudut. Sobrang weird talaga ng batang si Kay. Hindi ko nga alam kung matatawa, maiinis o matatakot ako dahil sa nangyari sa kanya. Yung bigla na lamang siyang napaupo tapos ay nahimatay at dahan-dahang bumagsak sa lupa. Kasunod noon ang pagsisisure niya tapos ay wala man lang ibang tao ang lumapit sa amin para tulungan ang bata. As in, nakatingin lamang ang ibang tao sa amin na parabang normal na nila yung nakikita. At alam na nila ang mga susunod na mangyayari. Ang mas weird pa dun ay yung pagising ni Kay tapos ay bigla na lamang siya nagpakilala na isa siyang anghel na sumapi sa katawan ng bata. Alam niyo ba yung mga pinapalabas sa TV o balita ng mga taong sinasapian daw ng mga santo o duwende na bigla na lamang lumiliit ang boses? Ganon na ganon ang itsura at pananalita ni Kay. Pwera biro pero parang nakulangan pa nga ako sa acting niya noon. At hindi ko rin sigurado kung palagi niya ba yung ginagawa sa mga bagong tao na pumapasok sa compound na yon. Pero aaminin ko na pilit ko na rin noong nilalabanan ang kabako. Lalo na nang makapasok na kami sa loob ng compound na yon, Papa Dudut. Bigla ba namang sinarado at kinandado ng lalaking maraming tattoo ang katawan ang malaking gate na tanging pasukan doon. Ang itsura ng paligid ay isang tipikal na squatter area na madalas ay makita sa Maynila mga barong-barong na bahay. May mga tao sa paligid at mga nagiinumang mga lalaki. Nagkukutuhan na magnanay, batang hubad na nagtatakbuhan at iba pang mga tao na halos lahat ay nakatingin sa amin. Tapos ay wala ding signal ang mga cellphone namin sa lugar na yon. Ang lakas talagang maka-horror movie, hindi ba? Gusto ko na nga rin noon talagang mag-back out pero naisip ko na baka lalo kaming mapahamak ni Rian kapag bigla kaming umalis. Kaya naman nagtapang-tapangan na lang din ako para sa girlfriend ko at sa dokyo namin. Nagpatuloy na kami noon sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa may bandang dulo kung nasaan ang may pinakamaayos na bahay sa lugar na yon, Papa Dudut. Pinakilala ko sa kanya ang girlfriend kong si Kay at kaagad na naming sinimula ng interview. Brother Boyet, nasaan nga po pala yung binabanggit ninyo noong magkausap po tayo nung isang araw sa cellphone? Yung sinasabi niyo po na ipapakilala niyo sa amin para ma-interview namin tungkol dito sa relihiyon ninyo, tanong ko. Ah, ang aming lundo yan, ang tinutukoy mo, tugon pa ni Brother Boyet. Lundo yan? Pangalan niya po ba yun? Muling tanong ko. Hindi, pero yun ang tawag namin sa kanya. Siya yung babaeng nasa larawan sa calling card pero hindi siya ang pinuno namin dahil hindi naman kami basta isang grupo lamang ng relihiyon dito sa lugar na ito. Isa kaming pamilya na pinagbuklod ni Lunduyan para mailigtas mula sa pagunaw ng mundong ito. Si Lunduyan ang tanging makapagliligtas sa aming lahat, wika ni Brother Boyet. Ibig sabihin po ba hindi kayo naniniwala na tanging ang buong may kapal ang makapagliligtas sa ating lahat sa oras na mangyari nga ang mga sakuna o pagunaw ng mundo? Tanong ko na kinatawa niya. Mas malakas ang kapangyarihan ni Lunduyan dahil isa rin siyang Diyos na nagkatawang tao sa mundong ito. Siya lamang ang may kakayahan na mapigilan ang mga sakuna at makapagligtas ng buhay ng mga tao, tugon niya. Pero bakit po Lunduyan ang tawag ninyo sa kanya? Tanong ko ulit. Dahil siya ang aming daan para makarating kami sa kabilang bahagi ng mundo kung saan ay puro kapayapaan lang ang mararanasan ng lahat. Alam nyo ay napakaswerte namin dahil napili kami ni Lunduyan na mapabilang sa kanyang pamilya dahil nararamdaman na kaagad namin na maililigtas niya kami mula sa pinakagrabing sakuna na pwedeng mangyari
anumang oras dito sa atin. Maililigtas kami ni Lunduyan at lahat kami ay madadala niya sa langit. At kung makikilala at makakausap niyo siya, sigurado ako na mararamdaman niyo rin ang kapayapaan na nararamdaman naming lahat dito sa aming lugar, ang kwento niya. Papadudot, dahil wala nga doon sa bahay na mga oras na yon ang tinatawag na Lunduyan ni Brother Boyet, ay siya na lamang muna ang in-interview namin. Tinanong namin kung paano ba nalaman ni Lunduyan na isa siyang Diyos na nagkatawang tao. Kinuwento raw ni Lunduyan na noong dalagita pa ito ay nahulog daw ito mula sa isang mataas na hagdanan at nag-agaw buhay. Habang nag-aagaw buhay daw si Lunduyan ay napunta raw ang kanyang kaluluwa sa isang napakaliwanag at nakakasilaw na lugar kung saan ay halos wala na siyang makita. May malaking boses daw na kumausap sa kanya at sinabi na sa kanyang muling pagkabuhay ay magiging sugo na siya ng langit dahil isa na siyang Diyos na nasa katawan ng isang tao. At doon nga raw nabuo ang kanilang relihiyon. Nag-interview na rin kami ng iba pang kasapi ng kanilang relihiyon at kinuhanan ng video ang ibang parte ng lugar na yon. Sa totoo lang, papadudot ay medyo nakakakilabot pakinggan ang mga kwento nila. Katoliko kasi ako at isa lang ang kinikilala kong Diyos. Yon ay ang poong may kapal na nasa itaas at wala ng iba pa. Kaya hindi talaga ako komportable na pakinggan ang kwento ni Brother Boyet, kung saan ay parang proud na proud siya na may ibang Diyos silang sinasamba. Hindi ko naman siyempre pinapahalata yon hanggang sa mapansin namin na dumidilim na pala sa labas. Doon na nga kami nagpaalam sa kanya, pero niyaya niya pa kami na maghapunan muna. Kaagad kaming tumanggi at sinabi namin na may kailangan pa kaming tapusin at asikasuhin para sa ibang subject namin. Pinayagan naman na kami ni Brother Boyet na umalis at muli kaming pinhatid ni Rian sa batang si Kay. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim ng mga oras na yon, kaya binulungan ko na si Rian na bilisan ang paglalakad. Ewan ko ba, pakiramdam ko kasi talaga, Papa Dudut, may mangyayaring hindi maganda. Kapag tuluyan na kaming inabutan ng gabi sa loob ng compound na yon. Lalo na at nakita ko na kinandado ng lalaking puro tattoo ang nag-iisang gate na pwede naming labasan. Ligtas naman kaming nakarating sa may gate ni Rian, Papa Dudut. Nangutusan ni Kay ang lalaking puro tattoo na buksan ng gate, ay kaagad naman itong sumunod. Hindi ko alam kung bakit kailangan pa yon na laging ikandado. Pero nabanggit ni Brother Boyet sa interview na marami raw magnanakaw ang pumapasok sa kanilang compound. Pero ang nasa isip ko noon ay ano pa kayang mananakaw sa compound na yon, kung halos lahat ng bahay ay barong-barong maliban sa tinitirhanin na Brother Boyet. O baka meron lang talaga silang ibang bagay na tinatago sa kanilang lugar. Bukod sa dokyo na yon ay marami pa kaming inasikaso ni Rian para sa ibang subject namin. May thesis pa kami, seminar at iba pang research paper. Kaya pagkatapos ng interview na yon ay tinabi muna namin ang tungkol doon at sinimulang asikasuhin ang ibang subject namin. Nakakapagod talaga maging graduating sa college, Papa Dudut. Ramdam ko ang stress at puyat sa bawat araw at mabuti na lamang talaga at palagi kaming magka-partner ni Rian sa mga bagay na kailangang tapusin sa subject namin para makagraduate kami, Papa Dudut. Hanggang isang madaling araw na tinatapos namin ni Rian ang research paper namin ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Brother Boyet at niyayaya niya kami na pumunta sa kanilang lugar para sa isang espesyal na misa raw. May misa po kayo ng ganitong oras? May pagtatakang tanong ko. May narinig ako na kakaibang ingay mula sa lugar na kinakaroonan niya. Oo, ganitong oras talaga kami magmisa para mas marinig at matupad ang aming mga pinagdarasal. Nandito rin kasi si Lunduyan, kaya may munti rin kaming saro-saro dito. Hindi ba gusto mo siyang makilala? Pumunta na kayo dito para makausap niyo siya, anyaya niya.
Sa ibang araw na lang po siguro, Brother Boyet. Madaling araw na po kasi kaya baka mahirapan din kami makahanap ng masasakyan papunta dyan. Pagtatanggi ko habang may kung anong kaba sa dibdib ko noon. Meron akong kasamahan dito na may sasakyan. Gusto mo ba na ipasundo ko na lang kayo? Pangungumbinsi pa niya. Naku, hindi na po kasi ang totoo ay tinatapos na po namin ang thesis namin. Pero promise po, babalik po kami dyan sa susunod na araw. Kasi hindi pa namin tapos gawin ang interview sa inyo. Kaagad na sagot ko. Sayang naman kasi minsan lang makipag-usap si Lunduyan sa mga tagalabas. Pero sige, ikaw ang bahala. Aasahan ko na lamang kayo sa mga susunod na araw. Bye! Paalam naman niya. Ang weird ng tawag na yon ni Brother Boyet Papa Dudut. Imagine sino ba naman ang magmimisa ng alas 3 ng madaling araw. Tapos may kakaiba ring tunog, ingay o musika sa lugar. Kung nasaan man siya ng mga oras na yon. Para bang may nag-uorasyon na hindi ko maintindihan. Kaya nga habang kausap ko siya sa cellphone at naririnig ni Rian na niyayaya niya kami na pumunta sa lugar na yon at umattend ng misa ng kanilang simbahan ay panay ang iling ng girlfriend ko. Wala rin naman akong plano talaga na pumunta doon. Hindi na talaga maganda ang nararamdaman ko sa kanila. Sinubukan kong hanapin sa internet ang tungkol sa kanilang relihiyon, Papa Dudut. Ang pangalan ng relihiyon nila. Ng mga tao doon o ng kanilang simbahan pero bigo ako na makakita ng impormasyon na tungkol sa kanila. Ewan ko ba pero kahit na hindi talaga maganda ang nararamdaman ko tungkol sa kanila ay sobrang naku-curious pa rin ako sa relihiyon nila. Kaya naman ang makatanggap ulit ako ng text na ini-invite kami ni Brother Boyet para sa isang espesyal na pagtitipon sa kanilang simbahan na gaganapin naman. Sa hapon ay sinabi ko na pupunta kami ni Rian. Ayaw na sana ni Rian pero sinabi ko na kulang pa kasi ang nakuha naming video clip para sa dokyo na kailangan naming ipasa. Kaya nakumbinse ko na rin siyang sumama sa akin. At nang pumunta ulit kami sa lugar na yon ay ang batang si Kay ulit ang sumundo sa amin. Sa may labas ng compound. Pero hindi naman siya nahimatay at sinapian ulit ng araw na yon, Papa Dudut. Habang naglalakad sa loob ng compound ay kinukunan namin ang video ang paligid. Maraming banderitas at parabang may fiestahan. Sa labas ng bahay nila ay may mga lamesa ng pagkain. Binilinan ko naman si Ria na huwag kakain ng kahit ano habang nasa loob kami ng compound. Ramon, Rian, mabutit nakarating kayo dito sa aming munting pagdiriwang para sa aming simbahan. Masayang pagsalubong sa amin ni Brother Boyet. Ay po, Brother Boyet, salamat po ulit sa pag-iimbita sa amin ha. Wika ko. Wala yun, sabi ko naman sa iyo na gusto ko talaga na mas makilala mo kami at ang aming pamilya. Gusto niyo bang kumain muna bago kayo pumasok sa simbahan? Tanong niya. Hindi na po. Busog pa naman po kami. Hindi ba, babe? Baling ko kay Rian na kaagad niyang tinanguan. O sige, kayo nang bahala. Mamayang gabi pa ang dating ni Lunduyan dito sa aming simbahan. Pero nandito na ang asawa niya, wika ni Brother Boyet. May asawa po si Lunduyan? Tanong ni Rian na ikinangiti ni Brother Boyet. O siya ang katuwang nilunduyan para mabuo ang simbahan at ang pamilya na ito. Tara, pasok tayo sa loob. Anyaya pa niya. Pumasok kami sa loob ng simbahan at nakita namin ang mga taong nakasuot na puro puti. Ito ang loob ng aming simbahan at ito naman ang aming nag-iisang santo dito. Pagturo ni Brother Boyet. Papa Dudut, pilit kong tinago ang kilabot na naramdaman ko nang ituro ni Brother Boyet ang isang kalansain ng tao. Nasa may harapang bahagi ng simbahan. Kalansay? Ito po ang santo ninyo, kalansay ng tao? Nahihintakutan na tanong ko. Hindi yan basta kalansay lang. May ilang daan na rin ang edad ng santo na yan bago siya napunta kay Lunduyan. Tugon ni Brother Boyet. Pero kanino po ang kalansay na yan? Tanong ko pa. Sa ninuno ni Lunduya na kung saan niya naman na ang kanyang kapangyarihan, tugon niya.
Babe, sino yung nakahiga doon sa may lamesa sa unahan? Bangkay ba yun? Pagturo pa ni Rian. Bumaling ang tingin ko sa isang lalaking nakahiga sa mahabang lamesa. Nakasuot siya ng puting barong, itim na pantalon at may amoy na hindi kaaya-aya na tila nanggagaling sa lalaking yon. Babe, bangkay na yata talaga siya, ang sabi pa ni Rian nang makalapit kami sa lalaki. Brother Boyet, bakit po ganyan ang itsura niya? Kaninong bangkay po ba yan? Tanong ko habang pilit pang nilalabanan ang takot. Siya ang asawa ni Lunduyan at namatay siya dahil sa atake sa puso. Tingnan ninyo, kahit na ilang buwan na siyang walang buhay, hindi naman siya nangangamoy at naaagnas. Ang ibig sabihin ay babalik siya at muling mabubuhay. Nakangiting sagot pa ni Brother Boyet. Ang ibig niyo pong sabihin na ilang buwan na po siyang patay pero hindi niyo pa rin siya pinapalibing? Takot na tanong ko. Oo, dahil sigurado kami na muli siyang mabubuhay. At lahat kami dito ay magiging ganyan din. Mamamatay sandali pero hindi mabubulok. Hindi kagaya ng ibang pangkaraniwang tao. Dahil pagkatapos ng ilang buwan o taon ay mabubuhay kami ulit at hindi na mamamatay pa. Ganyan kami dito at magiging ganyan din kayo kapag naging kasapi kayo ng pamilyang ito. Hintayin nyo lang ang pagdating ni Lunduyan dahil sigurado ako na siya ang tanging makapagkukumbinsi sa inyo na tuloy nang sumapi sa aming pamilya, tugon niya. Babe, umalis na tayo dito. Kinakabahan na talaga ako, ayoko na rito. Parang may mangyayaring hindi maganda kapag nakilala natin kung sino man ang Lunduyan na tinutukoy nila. Bulong sa akin ni Rian. Brother Boyet, mukhang hindi na po pala namin mahihintay pa si Lunduyan kasi may kailangan pa po kaming tapusin. Pasimpleng paalam ko. Akala ko ba i-interviewin nyo si Lunduyan? Tanong pa ni Brother Boyet. Naku, baka sa ibang araw na lang po. Babalik din naman po kami dito. Ano lang po, may kailangan lang po kaming tapusin para sa ibang subject namin. Kasi malapit na rin po ang deadline noon. Okay na po yung mga nakuha ng naming video sa ngayon. Sige po, Brother Boyet, kailangan na po naming umalis. Muling paalam ko. Papa Dudut, akala ko talaga ay hindi na kami makakaalis ni Rian sa lugar na yon. Dahil parang gusto pa ni Brother Boyet na hintayin namin ang pagdating ng tinatawag nilang Lunduyan. Pero nang mga oras na yon ay parang ayaw na naming makilala o makita pa si Lunduyan. Na hindi na nga namin na itanong pa kay Brother Boyet kung buhay pa ba ito o patay na. Kagaya ng bangkay na nasa may gitna ng simbahan. Baka mamaya isang bangkay din ang ipapa-interview sa amin ni Brother Boyet. Pero grabe talaga ang itsura sa loob ng maliit na simbahan. Puro puti ang paligid, may mga taong nakasuot din ng puti at ang iba sa kanila ay may mahabang pelong puti na tumatakip sa kanilang mukha. Ang isa sa nakakakilabot na nakita namin doon ay ang sinasamba nilang santo na kalansay na binihisan pa nila ng makinang na telang kulay ginto. May koronang tinik pa yon na nakapatong sa ulo at nakaapak ito sa isang krus. Nagawa pa yung kuhanan ng video ni Rian pero pagdating talaga sa bangkay na nasa gitna ay hindi na niya kinaya pa. Kahit naman ako ay nanginginig na ang mga kamay habang hawak ang video camera ko. Pero nakuhanan ko pa rin ng magandang angulo ang buong bangkay. Mula sa nangingitim nitong mga paa, payat na mga kamay hanggang sa tuyot na muka na nangingitim na rin. Hindi ko ma-imagine ang magiging itsura ng bangkay na yon sa oras na magising nga siya kagaya ng sinasabi ni Brother Boyet. Pero grabe ang paniniwala nila. Sa oras na mamatay silang lahat ay muli silang mabubuhay sa mundong ito at hindi na mamamatay pa. Nakiusap din kami sa kanya na ihatid kami sa may gate ng compound kasi baka hindi kami palabasin ng bantay doon. At si Brother Boyet na rin mismo ang nagatid sa amin. Mabilis ang paglalakad namin pero hindi ko sinayang ang pagkakataon na yon. Nakuhanan pa siya ng video at may interview habang naglalakad. Sinabi noon ni Brother Boyet na may kapangyarihan na rin daw siya na kagaya ng kay Lunduyan. At sigurado raw siya na siya na ang susunod sa yapak nito. Marami pa siyang kinuwento na puro kawirduhan at lahat yon ay nakunan ko ng video
At nang makarating kami sa may gate ay sinabi ni Brother Boyet na sana raw ay maging kasapi nila kami. Dahil iilan lang daw ang napipili at naiimbitahan nila. Kumbagay napakaswerte raw namin na napili nila kami para maging parte ng kanilang pamilya. Sumagot kami ni Ria na pag-iisipan namin yon nang mabuti bago kami nagpasalamat sa kanya at umalis na. Habang ini-edit ko ang buong video ay kinilabutan talaga ako, Papa Dudut. Lalo na sa mga eksena sa loob ng simbahan. Ang itsura sa paligid ng mga tao ng bangkay na kanilang sinasamba. Lalo na ng santo na kanilang dinadasalan. Pero alam niyo ba ang mas nakakakilabot sa nangyari? Nang matapos ko na ang pag-i-edit ng video at mai-present yon sa buong klase namin. Dahil pagkatapos mismo ng araw na yon, lahat ng files sa computer, memory card o laptop ko ay bigla na lamang nakurap. Walang halong biro ito, Papa Dudut. Pagkatapos pa naming mapanood ng mga kaklasiko kasama ng professor namin ng docu na ginawa namin ni Rian ay bigla na lamang yung namatay kasunod ng pagkabura ng lahat ng files. Mabuti na lamang at binigyan pa rin kami ng pasadong grade ng professor namin kahit na hindi pa namin naibigay sa kanya ang kopya ng docu na ginawa namin. Dahil college pa lamang ako noon ay medyo natakot talaga ako pagkatapos ng mga nangyari. Kaya naman nagpalit na rin ako ng cellphone number para hindi na ako makontak pa ni Brother Boyet. May mga oras kasi, Papa Dudut, na pakiramdam ko noon ay palaging may nakamasid sa akin. Ganon din ang pakiramdam ni Ria na minsan daw ay parang may sumusunod sa kanya. Pero hindi nagtagal ay nawala na lang din ang mga bagay na yon sa isipan namin. May ilang taon na rin ang nakalipas mula na mangyari ang lahat ng ito pero hanggang sa ngayon ay kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko ang pagpunta namin doon ni Rian. Hindi na rin kami bumalik pa doon ng girlfriend ko dahil ayaw na rin talaga niyang pumunta doon. Sayang lang talaga at nawala ang kopya ng docu na yon na pinaghirapan naming dalawa. Pero burado man ang lahat ng files na meron kami tungkol sa relihiyon ni Brother Boyet at Lunduyan, may isang bagay pa rin na nasa akin bilang katibayan na nag-i-exist talaga sila. Ang calling card na ibinigay sa akin ni Brother Boyet noong unang araw na nagkakilala kaming dalawa. Hindi ko pa siya tinatapon at nakatago lamang siya sa loob ng kwarto ko dahil yun na lamang ang nag-iisang katibayan na meron ako tungkol sa relihiyon ni Lunduyan. Siguro hindi pa sa ngayon pero darating ang araw na babalikan ko ang lugar na yon para muli silang makausap, ma-interview at malaman ang maraming bagay tungkol sa kanilang relihiyon. Dahil gusto ko talaga silang mas makilala at malaman ang kakaibang pananampalataya na kanilang ginagawa. Salamat po pala, Papa Dudut, sa pagbasa ng sulat ko. Hanggang dito na lamang at sana'y mas dumami pa ang iyong YouTube subscribers. Lubos na gumagalang Ramon. Maraming salamat, Ramon, sa pagbabahagi mo ng iyong kakaibang kwento. Alam mo sa totoo lang medyo kinakabahan ako sa gitnang parte nitong sulat mo, lalo na noong pumasok na kayo ni Rian sa compound na sinasabi mo. Marami akong alam na ganitong klase ng lugar sa Maynila, yung medyo magulo, masikip at maraming tao, pero hindi ko alam na may ganito palang nag-i-exist na grupo o relihiyon. Siguro nga'y marami lang talagang nangyayari dito sa ating kapaligiran na hindi tayo pamilyar o hindi natin alam. Kagaya na lamang ng inyong na-experience. Ramon, kaya salamat muli kasi naisipan mo na ibahagi ang kwento mo na ito sa aking YouTube channel. Mga ka-istorya, ang mga tao ay may kanya-kanyang paniniwala pagdating sa simbahan o relihiyon. Wala namang masama doon pero dapat alam pa rin natin kung tama pa rin ba ang pinapaniwalaan o sinasamba natin. Dahil baka mamaya ay nililigaw na pala ng pinapaniwalaan nating reliyon ang ating pananampalataya. Kaya bago tayo sumali sa mga ganong grupo o reliyon ay matuto tayo na manaliksik at mag-usisa ng mga tamang impormasyon. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat.
ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Papa Dudut Stories.